Hello to all! Nandito na naman ang inyong probinsyanang kusinera. Magluluto na naman po ako ng aming pagkain at ulam. Pero bago ang lahat, nais ko po kayong batiin. Kumusta po? Sana po ay okay ang inyong kalagayan. At ligtas sa anumang karamdaman. Hinugasan ko muna tong isda bago ko po prituhin. Grabe, napakamahal ang isda dito sa amin. Ganito, karami ay mga 150 na po ito. Pero wala po tayong magawa. Ganito talaga, nagmamahala na po sila. Pati ang mga gulay ay napakamahal na din po. Lalo na ang bigas, talagang hindi siya bumaba. Lalo pang tumaas. Sana all nagmamahalan. Iwaan ko po ito dito bago ko po ibabad sa asin para pumasok po yung alat po. Yung alat po kasi yung nagpapalasa sa ating isda. Prituhin ko po ito. Kaya binabad ko sa asin. Magsimula na po akong magprito. Nilabas ko na ang aking mahiwagang kawali. Nilalagyan ko na po siya ng mantika. Medyo marami po kasi kailangan matustid ang ating pipritohin. Lalo na po yung isda. Masarap po kasi sa isda ang tostado. At magprito din po ako ng hot dog. Hinintay ko muna ditong mainit po siya bago ko po ilalagay ang isda. Magkaraan ng ilang minuto, uminit na din siya at kumukulo na po yung mantika. Pwede na po ilalagay yung isda. Iniisa-isa ko po ang isda at dinadahan-dahan ko para di tumalsik ang mantika. Itong part na to talagang maingat tayo kasi masakit po pag natalsikan ka ng mantikang kumukulo. Habang nagpiprito ako, naghihiwa na din pala ako ng ricados para sa aming sawsawan. At isang piraso lang po ng kamatis, bawang, sibuyas at may kalamansi. Kasi napakamahal po sa ating kamatis. Napatakan ko na pala dito ng kalamansi at nilalagyan ko na po ng dato puti soy sauce. Masarap talaga pag ganitong sawsawan ang ipartner mo sa prinitong isda. Ayun guys, malapit na po maloto ang lahat. Pinabaliktad-baliktad ko na po. Siya na po kayo, medyo tabingi po ang pagka-video kasi umiiwas po ako dito. Baka matalsikan po ako ng kumukulong mantika. Taralagang napakasakit sa balat natin. Kunti na lang ating prituhin. Naloto ko na po ang iba. Tostado po nga pagkaloto. Masarap na masarap po ito. Lalo na po sa ating kapartner na mga ricado nga sawsawan ay toyo nga may kalamansi. Iprito ko na pala dito ang hot dog. Gusto po ito ng mga bata. Cheese dog po ito, nga may palaman cheese. Luto na po ang lahat nga piniprito ko. Siyempre hindi mawawala ang sawsawa natin nga ketchup. At sa isda naman po ang ating toyo. At sinundo ko po dito yung aking kapatid nga dumating. Galing province po namin. Sabi niya dito daw muna siya mag-iisti ng isang araw. Kasama ang kanyang guwapong anak. At tuwang-tuwa din ang aking anak na si Bibi GR at si Kuya Rickson. Ang haggard ng mukha ko dito, grabe. Kasi may kalaro na daw po siya. Kain na tayo, guys. Ito pala yung kapatid ko. Thank you, Lord, sa pagkain at sa mga blessings na binigay niyo po sa amin. Ang importante ang magandang kalusugan, sapat na po iyon. Ang buho ko dito ay talagang magulo. Hindi pa po ako nakasuklay. Kasi busy po ako kanina. Pero okay lang, ganyan naman talagang tayong mga nanay. Pero kung may time po tayo, dapat tayo ay magsuklay. Pagkatapos namin kumain ay namasyal po kami sa SM. Sumakay po kami ng jeep. Papunta na po kami sa SM. Sinamahan ko po dito yung kapatid ko. At ang mga chikiting ay sumama na din. Para makapamasyal po sila. Malapit na po kami. Ayun ang mga nagtitinda sa gilid lang po ng kalsada sila. Nakapwesto.
dumating na po kami dito. Tuwang-tuwa po dito yung anak ko kasi nakasama niya yung pinsan po niya. Na matagal na din po hindi sila nakikita ngayon lang. Dahil po, nasa probinsya po ito at hindi po kami nakabakasyon doon. Habang naglilibot-libot po kami dito, nagmamasid naman po yung mga anak ko sa paligid. Hanap pala sila dito ng palaruan at parang toy kingdom. Marami po talagang palaruan dito, kaya lang po hindi po kami pwedeng magtatagal kasi gumagabi na po. At ang sadya lang po namin dito ay bibili ng travel bag yung kapatid ko. Namimili na po kami dito. At tamang-tama pagpunta namin dito ay marami silang sale na traveling bag or maleta. Medyo po nakamura ng kaunti. Natutuwa po kasi ako dito kasi ang nagtitinda ng bag ay Bisaya. Binibiro po namin. Kasi palabiro din po si Kuya. Habang nagbibiruan dito ang magpinsan ay tuwang-tuwa naman po kami. Habang pinapanood sila. Masarap talaga maging bata. Ito si Bibi Rickson na mahihain sa kamera. Ayaw po niya magpakita sa kamera. Kasi po hindi daw po siya sanay. Hindi kagaya siya kay Bibi GR na gustong gusto niyang makita sa kamera. Ay, nabubulol na naman po ako. Pasensya na po sa boses ko. Bulol po talaga ako. Nagmula nung bata pa po ako. Pero tinatry ko pong mag voice over. Kayo na pong bahala ang humusga. At kung ayaw niyo po yung boses ko, wag na lang po kayong manood. Ang kulit talaga ng dalawa. Ayon si Bibi Rickson talagang ginawa niyang basketbolan ang mall. Buti na lang daw wala siyang dalang bola dito. Masarap talaga maging bata. Kaya minsan kung may pira lang po ako, talagang pinapasyal-pasyal ko na din po ang mga anak ko. Kaya lang po, ngayon ay gipit na gipit po ako dahil yung panganay ko po ay nag-i-school na ng college. Talagang magastos po ang tuition. Tinuro po nga dito ng anak ko nga gusto daw niya maglaro. Kaya lang po, maliban po sa nagmamadali kami, ay wala po talaga kaming budget para dito. Kaya sabi ko sa anak ko, next time na lang pag birthday mo, mag-iipon po tayo para sa palaro po dito. At ang anak ko naman po ay understanding masyado. Talagang nakikinig po siya sa mga sinasabi ko. Kaya hanggang tingin na lang po siya. Kaya sabi niya po sa akin kahit hindi po siya maglalaro ay sasakay na lang daw po siya. Ayun na po guys, sumakay na po ang anak ko dito. At nilapitan ko po siya, sabi ko sa kanya na may bayad talaga ang pagsakay. Ayun guys, nag-iikot na lang po kami dito. At sabi ng kapatid ko, maghanap daw po kami ng makakainan. Kaya naghanap-hanap po kami dito. At ang gusto naman ng kapatid ko ay may sabaw. Umaakyat po kami sa taas kasi dito sa taas po ang may mga pagkaing masabaw. Ito yung in-order niya. Yun guys, nakalahati na po. Kasi kinakain na namin. Nakalimutan ko pong mag-bedyo. Ayan, si Bibi Rickson ay tapos na din po siyang kumain. Masarap talaga ang puto nila dito. Malambot. At ito namang noodles ay sabaw lang po ang nakain ko. May kunti pang noodles. Hindi ko na po maubos kasi marami po ang in-order ng kapatid ko. At pagkatapos po namin kumain ay nag-text na po siya sa Grab. Ayun guys, nasa loob na po kami ng Grab. Pauwi na po kami. Dahil malayo po ang pinuntahan namin. Kaya iniwan ko na lang si GR sa bahay. Kasama po yung ate niya. Para hindi siya mapapagod sa biyahe. Si Bebe Rickson na lang po ang sinama ko kasama po yung pinsan niya. Habang nakasakay po kami sa Grab, napansin ko po dito ang dalawang bata na nasa kariton. At na parang nagtitinda po sila ng buko. Yung panganay ko pong anak, parang kasing edad po niya.
Biruin nyo guys, sa ganito nilang edad, naghahanap buhay na po sila. At pag-uwi po namin, talagang pagod na po kami. At sabi ng kapatid ko, ay bibilib daw po kami para mabilis po kami makatulog. Red horse po ito. At matagal na din pong panahon na hindi po ako nakakainom. Pero aminin ko talaga guys, nung dalaga po ako ay talagang ito lagi pong iniinom namin. Lalo na po kung may problema kami. At pamparelax daw po ito. Sabi po ng mga lasinggero. Pero para po sa amin po, kung makainom kayo nito ay talagang makakatulog po kayo agad. Huwag lang po damihan para walang hangover. At huwag palagi-lagi kasi nakakasama po ito sa ating kalusugan. Pagkatapos ng aming tagayan ay nagsisimula na naman po akong magluto para makakain na po kami. Lulutuin ko po dito ay sinigang na baboy. Pinalambot ko na pala dito ang aking baboy na lulutuin. Sinama ko na dito yung mga ricado, sibuyas, kamatis. Hinalo-halo ko na para matimplahan ko muna agad bago ko po ihulog ang aking mga gulay. Habang nagluluto ako ng sinigang na baboy ay nagpiprito din po ako ng isda. At nag-request po ang anak ko nga prituhan ko daw po siya ng itlog. At sangagan ko daw po siya ng kanin. Ayun po mga guys, luto na po ang aming ulam. At ang niloloto ko pong sinigang na sobrang sarap kasi marami pong gulay. Kasi alam nyo naman, gulay is life. Dahil ang gulay ay pangpahaba ng ating buhay. Kaya dapat ay lagi tayong kumain ng gulay. Naalala ko naman po dito ang province po namin. Nasagana po sa mga tanim ng nanay ko nga puro gulay. Masarap po talaga doon. Lalo na kung masipag po kayo magtanim-tanim. Sigurado nga haba po ang inyong mga buhay. Lalo na po ang kinakain ay presko na mga gulay nga galing pa po sa mga hardin. Yun talaga ang kagandahan po doon. At yung kaibahan po doon at dito. Kasi ang mga gulay po dito ay nabibilad na po sa araw. At syempre naalikabukan na po yung iba. Kaya hindi na po presko ang makakain po natin. At masarap yung galing pa talaga sa puno. Lalo na kung bagong harvest. Nakupress na press po ang gulay niyan at manamis-tamis. Nagkakape pala ako dito. Ito po yung aking kape na kopi ko. Kopi ko, baka naman. At ang aking okra nga, nilaga ko lang. Hindi ko po inalo sa sinigang. At syempre, nagprito din po ako dito ng maliliit na toyo. Masarap po ito, lalo na kung may sibuyas nga sausawan. At suka, syempre. Ang sarap talaga ng kain ko dito. At ang kanin po namin ay puting-puti. 54 lang po ang kilo nito, pero wala po siyang amoy. At syempre, dapat tatlong bisis ang paghugas bago nyo po isalang sa rice cooker. At pagkatapos ko pong kumain ay sinusundo ko na naman po yung aking anak. Nag-i-school. Iyon po ang aking anak. Nasaan ba yun? Ayun pala, nagduduya na siya si BBGR nga. Sobrang kulit.